Halika na, ikay sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, Arasof, Nasugbu ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo number one. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaga sa mga isyong nilambag pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live! Mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5. The voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilan ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa Umaga! At pinaka napapanahon, pinaka bagong mga balita! Hati sa inyo ng buong persa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 21, 2022. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Raymar Barcelon. At ang inyong kabat state ulat, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig ang Maparadyo Man ng Facebook Live Streaming sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof, Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simula na ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Face-to-face classes, formal nang nagsimula sa BSU Arasof, Nasugbu. Ligtas Summer Vacation 2022 inilunsad ng PNP.
Programang tutok A to Strategy of Batangas Province, inilunsad sa Batangas. Mataas na bilang ng bakunadong mga senior citizen, layunin ng probinsya. Orientasyon tungkol sa Ambulance Operation Management, inilunsad ng CDRRMO Batangas City. Delegasyon ng Castillejo Zambales, nagsagawa ng benchmarking sa Batangas City. At Larry Albano, nanguna sa pagkalalkalde sa Bayan na Cebu sa isinigawang local election survey ng Region 4A Calabar Zone. At para sa unang ratsyada ng mga balita, face-to-face classes sa Batangas State University Aras of Nasugbu, formal nang nagsimula. Ito no, formal nang nagsimula ang face-to-face classes sa Batangas State University Aras of Nasugbu Campus simula noong nakaraang Lunes, March 14, 2022. Kaugnay nito, makalipas ang dalawang taon ay muling nagsagawa ng face-to-face flag ceremony sa nasabing universidad na pinangunahan ng mga OJT students na mula sa Kabim Department. Masayang nakilahok naman ang mga mag-aaral, mga guro at iba pang mga university personnel sa nasabing seremonya. Nagbigay naman ng kanyang mensahe ang Chancellor ng Universidad na si Dr. Enrico M. Dalangin kung saan ipinarating niya sa mga estudyante ang masayang pagsalubong sa face-to-face classes. Inaasahan din na sa Abril ay madadagdagan na ang bilang ng mga estudyante na makikilhok sa face-to-face. Paalala pa din sa lahat na huwag kalimutan ang mga health and safety protocols na ipinatutupad sa buong paaralan. Samantala, Ligtas Summer Vacation 2022 inilunsad ng Philippine National Police. Inilunsad ng Philippine National Police ang Oplan Ligtas Summer Vacation 2022 upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-init sa bansa. Paglilinaw ni PNP Chief Leonardo Carlos, layunin umano nito na matiyak ang kaligtasan ng mga bakasyonista at motorista ngayong papalapit na ang Semana Santa at buwan ng bakasyon. Kaugnay nito, inaasahan umano nila ang pagdagsa ng mga bakasyonista lalo na't unti-unti na rin ang bubukas ang mga tourist spots sa bansa matapos ang dalawang taon. Ayon kay Carlos, upang mas mainam na maipabatid na ang mga safety tips sa mga turista, ipinag-utos niyang makipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng Department of Tourism ang mga police units. Magkakaroon din ng regular na inspeksyon sa mga tourist spots at magpapakalat din ng mga mobile patrols o mobile patrol sa mga pampublikong lugar. Samantala, programang tutok A to Strategy of Batangas Province inilunsad sa Batangas. Mataas na bilang ng bakunadong mga senior citizen, layunin ng probinsya. Programang tutok A to Strategy of Batangas Province ang inilunsad ng Center for Development Calabar Zone at ng Provincial DOH Office na layuning mahikayat ang mga senior citizen o yung mga A to category na magpabakuna na laban sa COVID-19. Ito ay matapos iulat ng Provincial Health Office na 74% na lamang o lamang ng mga katandaan sa buong probinsya ang nabigyan ng bakuna. Malayo ito sa 85% target population itinakda ng national government. Ayon nga sa datos, mayroong 305,665 na kabilang sa A to category, 191,706 pa lamang dito ang nabigyan ng isa o higit pang bakuna laban sa COVID-19. Ayon naman kay Kenneth Divina Gracia, COVID-19 vaccination team leader ng BPDOH, natukoy nila ang 44 na barangay sa probinsya na may mataas na bilang ng mga unvaccinated A2s. Ito ay mula sa lungsod at munisipalidad ng Lipa, Batangas, Tanawan at Santo Tomas Agoncillo, Balete, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu, Rosario, San Juan at Tuwi. Ito ani ang kanilang tututukan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng manpower mula sa Provincial DOH upang magbahay-bahay sa mga barangay na nabanggit. Ilan sa mga estratehiya na pinag-usapan ay ang pagkakaloob ng Basic Health Education and Promotion Service sa mga unvaccinated individuals. Nilinaw din na sa kabila ng lahat ng advokasya ng pamahalaan, hindi dapat pilitin ang mga individual na magpabakuna kung talagang ayaw nila. Samantala, nakatakdang simula ng kampanya para sa A2 category sa March 25.
Samantala, ibang balita naman tayo, orientasyon tungkol sa Ambulance Operation Management, inilunsad ng CDRRMO, Batangas City. Nagsagawa ng orientasyon tungkol sa Ambulance Operations Management ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ng Lungsod ng Batangas. Ito ay para sa mga miyembro ng Barangay DRRM Committee ng Barangay Poblasyon 6. Layunin ng nasabing gawain na mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga emergency response team sa barangay, partikular na sa paggamit ng ambulansya. Sa pamamagitan nito, masisiguro ang epektibong pagresponde sa mga emergencies, gayon din ang pagkakaloob ng reinforcement sa karatig barangay. Tinuruan din ang mga participants ng basic first aid and bandaging, gayon din ang tamang paggamit ng personal protective equipment para sa kanilang proteksyon. Yan at iba pang may init na mga balita makalipas ang ilang patalastas. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugsubugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sino man nulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Pang-lima, obserbahan at tukuyin rin mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwala ang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Kayo'y nakatutok pa rin sa BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. At para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, delegasyon ng Castillejo Zambales nagsagawa ng benchmarking sa Batangas City. BatStateU-lat sa Umaga. Lenny, nagsagawa nga ng benchmarking sa Batangas City ang delegasyon ng Castillejo Zambales sa pamumuno ni Mayor Eleonor Dominguez nitong nakaraang ika-18 ng Marso. Layunin ang kanilang pagbisita na alamin ang sistemang ipinatutupad ng pamahalaang lungsod sa mga pampublikong pamilihan. Nirekomendaan niya ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lungsod upang pagdausan ng kanilang study tour. Ayon kay Mayor Dominguez, marami silang natutunan na magagamit nila sa kanilang bayan sa isang third-class municipality. Inalam din nila ang programang ipinatutupad ng lungsod sa waste segregation
education at pagpaparenta ng mga stalls. Binisita din ng grupo ang Integrated Business One-Stop Shop o BOSS sa May Bay City Mall. Samantala, personal na tinanggap ni Executive Secretary Attorney Reginald D. Makuha ang naturang delegasyon. Samantala, babae na pinagbabaril sa loob ng sariling sasakyan sa Rizal, patay. Nasawi ang isang babae matapos na paputukan sa loob mismo ng kanyang kotse nang hindi pa nakikilalang suspect kamakailan sa Taytay Rizal. Ayon sa ulat ng otoridad, nagmamaneho umano ang biktima galing Ortigas Avenue Extension ng pagbabarilin nito ng nakabang na lalaki. Samantala, mabilis namang tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Sa ngayon ay gumugulong na ang investigasyon ng mga pulisya upang matukoy kung sino ang salarin sa pamamaslang at ano ba ang motibo nito sa pamamaril. Samantala mga kabat, State Ulat, ito naman ang balita kaugnay ng Local Election 2022. Larry Albanio, nanguna sa pagka-alkalde sa bayan ng Nasugbu sa isinagawang Local Election Survey ng Region 4A, Calabar Zone. Ito matapos nga ang isinagawang survey ng Region 4A Calabar Zone kaugnay ng nalalapit na halalan 2022. Nanguna, si Larry Albanio na nakakuha ng 38.3% na boto mula sa iba't ibang age group sa 42 barangay ng Nasugbu. Pumangalawa naman ang kasalukuyang mayor ng bayan na si Antonio Barcelon na nakakuha ng 31.2%, samantalang 24.9% naman ang nakuhang boto ni Roderick Cabral. Dahilan upang pumuesto itong panghuli sa tatlong kandidato sa pagka-alkalde. Inatayang nasa 5.6% naman ng mga bumoto ang nananatiling undecided o wala pang napupusuang iboto sa nalalapit na halalan sa Mayo. Samantala, nanguna naman si Mildred Sanchez sa pagka-vice alkalde matapos itong makakuha ng 38.7% na boto na sinundan ni Ian Chudian na may 33.5% at pumangatlo naman si Melvin Salanggit na may 22.5%. Inilabas ang nasabing resulta ng naturang survey noong nakaraang linggo at inaasahang magkakaroon pa ng susunod na survey bago ang halalan. Yan ang unang pasada ng mga balita. Muling magbabalik ang BatState Ulat sa Umaga matapos ang ilang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong, at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Uy, kamusta? Oh, titingin ka pa sa iba. Oo, ikaw nga. Ako nga pala si Ate Mara. Maraming dalang kwento, maraming baong tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pag-aaral. Handa ka na ba ngayong bagong taon ng eskwela? Alam ko na yung mga linyahan mo, kaya naman, sagot ko ang mga hacks at tips para sa mas masayang taon ng pag-aaral. Oops! Gumising ng maaga. Mag-stretching upang hindi kapuyin sa buong klase. Ha? May assignment? To-do list. Yan ang solusyon upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin at tunahin sa eskwela. Nakakabagot naman dito sa bahay. May alam akong solusyon dyan. Tumutok sa DWRS 96.5 para sa pinakabagong mga balita at updates at makinig sa mga kanta at drama na tiyak kapupulutan pa ng aral. Nasa loob man ng paaralan o wala, maaaring maging kasiyasiya ang pag-aaral.
Ako muli si Ate Mara. Sana'y marami kang natutunan at matututunan pa sa buong taon ng eskwela. Gawing kasiya-siya ang bawat araw ng pag-aaral kasama ang Batangas State University at ng himpila ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Oras natin, 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga at kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga! Mga kabatStateU-lat, narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. BatStateU-lat sa umaga! 3 pulis na nangikil sa isang detainee sa Tanay Rizal, arestado. Manual counting, ipinanawagan ng NAMFREL. 121 new recoveries na itala sa Calabar Zone. Kabuuang aktibong kaso, muling bumaba. Resulta ng petisyon hinggil sa pagpapataas ng minimum wage sa bansa, ilalabas na bago magmayo. At para sa ating good vibes balita, isang batang news na may prosthetic leg, nagpamalas ng galing sa pagrampa. At NCAA, tuloy na ang pagbabalik aksyon. BatStateU-lat sa umaga! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 3 pulis na nangikil sa isang detainee sa Tanay Rizal, arestado. BatStateU-lat sa umaga! Para sa balitang iyan, narito si Eugene Buhisan. Eugene, iBatStateU-lat mo! Raymar, imbis na magsaayos ng pagpapatupad ng batas sa mga nasasakupan, ay mas pinili ng 3 miyembro ng kapulisan mula sa Tanay Rizal ang mangikil sa isang detainee sa kanilang istasyon kapalit ng paglaya nito. Inaresto nito lamang kamakailan ang mga police officer na kinilala bilang sina Police Master Sergeant Darlino Casamayor Jr., Police Corporal William Sayago at Patrolman Alin B. Tendilla na pawang mga nakadestino sa Intelligence Drug Enforcement Team sa Tanay Municipal Police Station. Ayon sa investigasyon, nakulong nitong Marso 17 ang 31-anyos na si Aljon Marcelino Indon dahil sa illegal na droga. Habang nasa loob ng police station, tinanong umano ng 3 pulis kung ano ang laman ng kanyang bulsa kung saan ipinakita nito sa kanila ang nasa mahigit 93,000 pesos. Nakipagkasunduro ang mga pulis kay Indon na ibigay sa kanilang pera kapalit ng agarang paglalaya nito. Matapos makalaya ni Indon ay kagad itong nagsumbong sa Tanay Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga suspect, ngunit tanging 49,000 pesos na cash na lamang ang nasamsam sa 3 pulis. Nagbabalita para sa BatStateU-lat, ako si Eugene Buhisan ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Eugene Buhisan. Samantala, ibang balita naman tayo. Manual counting, ipinanawagan ng NAMFREL. BatStateU-lat sa umaga! Manumanong bilangan, iyan ang kasalukuyang panawagan ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL upang matiyak ang transparency sa darating na halalan sa Mayo 2022. Sa kabila ng posibilidad na mas maging matagal ang manual counting, mag-aalis naman umano ito ng pagdududa sa resulta ng eleksyon. Ayon kay NAMFREL President Gus Lagman, mahalaga ang nasabing panawagan upang magkaroon ng kasiguraduhan ang mga mamamayan. Nitong Enero ay matatanda ang gumawa ang COMELEC ng bagong bersyon ng software na gagamitin para i-automate ang 2022 elections kung saan nakakita ng maliliit na aberya sa transmission system. BatStateU-lat sa umaga! Narito na ang COVID-19 update. 121 new recoveries na itala sa Calabar Zone. Kamuang aktibong kaso, muling bumaba. BatStateU-lat sa umaga! Para sa buong detalye ng balitang iyan, narito si Jerlyn Cabali. Jerlyn, iBatStateU-lat mo! Nagpapatuloy pa rin sa pagbaba ang COVID-19 cases sa Calabar Zone. 108 new recoveries ang naitala ng Department of Health kahapon, sapat upang pumalo sa bilang na 481,526 na ang total recoveries. Ang 524 cases kamakalawa ay pumapalo sa 344 na lamang. Apat naman ang naitalang nasawi, kung kaya't kasalukuyang nasa 13,355 na ang total local death toll. Wala namang bigla ang pagbabago sa alert level system na kasalukuyang kinabibilangan ng mga lugar sa nasabing rehiyon.
inaasahang mas bababa pa ang kaso kung patuloy na susunod ang publiko sa mga minimum health safety protocols. Mula dito sa Calabar Zone, para sa BatStateU-lat, ako si Jaylene Cabali ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Samantala, resulta ng petisyon hinggil sa pagkakataas ng minimum wage sa bansa, ilalabas na bago magmayo. Bago pa pumasok ang buwan ng Mayo, inaasahang maglalabas na ng desisyon sa mga petisyon hinggil sa hinihinging aumento sa sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Ayon kay Department of Labor and Employment Assistant Secretary Dominic Tutay, kumikilos na ang mga Regional Wage Board upang mas mapabilis ang proseso. Kasalukuyan naman magsasagawa ng rally sa NCR Wage Board Office, ang Labor Unions Alliance Unity for Wage Increase hinggil sa pag-aproba na may taas sa 750 pesos ang minimum wage. Samantala, umapila naman ang Trade Union Congress of the Philippines ng karagdagang 470 pesos kada araw sa minimum wage sa NCR. Suportado naman ng Malacanang ang naging pasya na respasuhin o narepasuhin ang minimum wage. Abangan po natin ang Good Vibes Update. Samahan pa natin ang sports balita makalipas ang isang patalastas. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba? Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sinumang mababakunahan. Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan, bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. At balitang nakaka-good vibes na nga tayo, isang batang muse na may prosthetic leg nagpabalas ng galing sa pagrampa. Para hati sa atin ang ating good vibes balita ngayong araw ng Lunes, narito si Shekina Yuson. Shekina, i-BatState, ulat mo. Sadyang nakakaantig ang buhay ng 11 taong gulang na batang babae na si Jane Krenz Mendoza de Len nang ipamalas nito ang kanyang galing sa pagrampa bagamat siya'y may kapansanan. Sa naganap na isang basketball league sa kanilang barangay sa Batangas, kinilala si Jane bilang isang best muse, hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na kagandahan, kundi maging sa kanyang pagiging inspirasyon sa marami, bagamat putol ang kanyang kaliwang paa dahil sa naganap na aksidente sa kanya ay buong tapang pa rin siyang humarap sa hamon ng buhay. Ayon kay Jane, 1 taon matapos ang naturang aksidente na nagdulot sa kanyang pagkaputol ng kanyang isang paa, nakahanap ang kanyang mga magulang ng prosthetic leg. Bagamat aminado siyang noong una ay hirap siyang dalhin ito, pero ngayon ay sanay na siya at nagawa na niya ngang makasali sa naganap na basketball league. Payo niya sa kapwa niya may kapansanan na umaharap sa ganung uri ng kalagayan. Na maging positibo sa buhay, huwag ikahiya ang kapansanan dahil bawat isa ay pantay-pantay bilang tao at dapat na itrato na maayos gaya ng mga taong walang kapansanan. Para sa BatStateU-lat, ako si Shekina Yuson ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At narito naman nga ang ating sports balita. Tuloy pa rin Sports Balita.
Yan, ngayon pa pala. NCAA, tuloy na tuloy pa rin. O tuloy na tuloy na ang pagbabalik aksyon. BatStateU-lat sa umaga. Magbabalik aksyon na ang National Collegiate Athletic Association o NCAA Season 97. Sa paparating na March 26 na tampok ang men's basketball tournament sa muli nitong pagbabalik. Sa ganap na alas 2:30 ng hapon ay nakatakda ang opening ceremonies ng NCAA sa Lazal Green Hills Gymnasium na may temang Stronger Together Buo ang Puso. Matapos ang opening rites ay sisimula na agad ang mga laban kung saan maghaharap ang Season College of St. Benilde at defending champion Colegio de San Juan de Letran sa ganap na alas 3:30 ng hapon na susundan ng pagtutuos ng San Beda University at Lyceum of the Philippines University sa ganap naman na alas 7:05 ng gabi. Samantala, ang mga laro ay magaganap tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo kung saan nakalimitan lamang ng 2 laro kada araw. BatStateU-lat sa umaga. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. BatStateU-lat sa umaga. Ngayong araw po ng Lunes, maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan ang maaaring maranasan sa Batanes at Babuyan Islands. Habang magandang panahon naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat may chance pa rin ng mga pulupulong pagbuhos ng ulan. Ang buong Visayas naman ay makakaranas ng magandang panahon, maliban na lamang sa mga biglaang buhos ng ulan, lalo na sa bandang hapon at sa gabi. Sa bahagi naman ng Mindanao, partikular na sa Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay magiging maulap ang panahon na may kasama mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala, wala naman pong nabanggit na nakataas na gale warning sa ating baybayin sa ating buong bansa, kung kaya naman malaya na muling makakapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda maging ang may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6 ng umaga at tulubog mamayang alas 6:07 ng hapon. At para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 52.17. Canadian dollar, 41.33. Singaporean dollar, 38.54. Saudi riyal, 13.90. Euro, 57.86. Chinese yuan, 8.22. At Japanese yen, 44 centavos. At iyan ang mga balitang nakalap ng aming At yan ang mga balitang aming nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. BatStateU-lat sa umaga. Palaging tumutok sa programang BatStateU-lat sa umaga tuwing alas 8 ng umaga, simula Lunes hanggang Biyernes yan. At maraming salamat nga po sa inyong pakikinig. Maparadyo man o Facebook Live Streaming, ako po ang inyong ka-BatStateU-lat ngayong araw ng Lunes, Lenny Ilaw. At ako naman ang inyong lingkod, Raymar Barcelona. Lenny, batiin ko muna mga nakatutok sa atin dyan. Okay, go ahead. Binabati ko nga pala ang buong Mocha Cakes yan, taga sa amin, sa Barangay Utod, Nasugbu, Batangas. Sina Lina, Lenny, Lauren, Joyce, Julie May, and Meets yan. At kay Ma'am Bibilita Amador, na live na nakatutok sa Barangay Bilaran. Oo, at ito ba siya? Ito ba siya nag-ano sa iyo? Nag-comment. Sabi ni Ma'am Bibilita, good morning mama, na-champuantin kita. Proud ate here. At good morning din syempre kay Ma'am Diren De Luna. Good morning, hello, ma'am. Good morning, ma'am. At huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea, para po kayo i-updated sa aming mga breaking news, updates, surprise at kung ano-ano pa. BatStateU-lat sa umaga. Huwag din nating kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel na DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ayan, no, dahil dyan maman, yung makikita naman sa ating YouTube channel, ayun pong ating mga rewinds. Ayan, kung medyo nahuli ka ng gising, huwag mag-alala dahil maaari mong balik-balikan ang bawat episodes
ng bawat programa ng DWRS. Post ka din sa ating YouTube channel ang ating mga vlogs kung gusto nilang balik-balikan ba. Ayan. O makita ang aming iba't ibang advertisement regarding sa iba't ibang paalala. Ayun, oo. Nandyan po kasi dito sa ating Facebook live stream. Posters lang yung pinapakita natin. Mm-hmm. Sa ating YouTube channel, nandyan po ang animated video presentation. At ano no, abangan dahil sa darating na Biyernes, makakasama natin naman si Fafa Enoch sa ating programa ng hashtag IAKK. At si DJ Shecky, tuwing alas 3 ng hapon, tuwing Biyernes din yan. Naku, ang ganda ng naging episode namin last week, Kuya Maman, ha? Grabe. Mm-hmm. Kaabang-abang yan, Lenny. At ayan na, nag-comment ulit si Ma'am Baby Lita sa iyo. Thank you po, nabanggit din naman eh. Good job sa inyong dalawa, lalo na sa'yo, Raymar Barcelona. Yeah, thank you, Ate Baby. Lagi kang tumutok tuwing alas 8. Makikita mo ako dito tuwing Monday, Wednesday, and Friday, 8 a.m. in the morning. Ayan, Kuya Maman. Ay, pansamantala muna po natin puputuloy ng ating Facebook live streaming para magbigay daan sa susunod nating programa. Ang programang Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs, dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Manatiling nakatutok, magbabalik kami, wala pang isang minuto. Pabalik ang ating Facebook live streaming. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Boses ng BatStateU-lat, Arasof, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan.